Maraming maraming salamat sa lahat ng bumati sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapamilya, sa aking mga kapuso, sa aking may bahay, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mama at saka sa aking papa, sa aking mga kapatid. Maraming maraming salamat sa inyong pagbati. Ayan guys, kanina naisipan namin ng aking kaibigan na kumain sa labas na kahit kunting salo-salo lang guys, yun lang ang nakayanan ko sa araw ng aking kaarawan. At may nakita at may napansin kami na kababayan natin na nilapitan ko. Madalas ko na rin siya nakikita doon sa lugar na yun. At nagkataon lang na ngayon araw na ito ay nilapitan ko siya. At sinubukan kong kausapin kung ano yung sitwasyon niya. Yun nga, napag-alaman natin o napag-alaman ko na hindi na pala maganda yung kanyang sitwasyon, yung kanyang kumpanya, dahil yung kumpanya po ay hindi na nakapagpapasahod sa kanila ng mahigit 6 months na. At yun nga ay inilaban pa rin nila, pero hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga nagiging okay ang lahat. So tinanong ko siya kung taga saan, taga Leyte, Waray, at ang kanyang pangalan ay Roel, at hindi na siya nagbigay kung ano yung pangalan ng kanilang kumpanya. Pangalan na lang yung kinuha ko, wala na yung apelyedo. So napag-alaman ko nga na ang ginawa niya pala ay araw-araw nagpunta doon sa syudad para magbenta ng mani, para magbenta ng perfume, para sa pang-araw-araw na pagkain nila. Yun ang kanyang diskarte habang hindi pa nagiging okay ang kanilang ipinaglaban pa at makauwi na sila sa Pilipinas. Yun nga, inabot sila ng 6 months at ngayon nga pandemic, mas lalo pang tumatagal yung kanilang ipinaglaban. Pero dahil natutunan na rin yung dumiskarte at yun, nagbenta siya sa lugar na yun ng mani at saka yung perfume. Kaya sa mga kababayan ko na nandito sa Jeddah, Saudi Arabia, kung sakaling makita nyo itong taong na to, kung sakaling mapanood nyo ito at makita nyo itong taong na to, si Ruel, yung nagtitinda ng mani doon sa balad, bilhan nyo guys, kahit isang piraso lang guys, 6 reals lang naman yung mani niya at yung perfume is 20. Bilhan nyo guys kahit pa isa-isa lang, para naman kahit papaano meron siyang pang araw-araw na na masuportara niya yung pagkain niya. Kasi talagang walang-wala sila. Wala rin naman kasi akong may iabot kasi wala namang sahod. At ito nga, nagsisimula pa tayo sa vlog. Hindi pa naman ganun ka-okay. So, bumili ako guys ng 2. Kahit papaano guys, sa kanyang pagsasakripisyo, sa kanyang pang-araw-araw, ay may napag-anuhan rin siya sa kanyang binibinta. Kumbaga, hindi ko na rin na-detalye kasi nabiglaan lang. Hindi ko rin dinitalye kung saan niya kinuha yung mani, saan siya ng puhunan, saan niya kinuha yung perfume o kung siya ba ang nagluto ng mani. Hindi ko na nakuhunan yon dahil biglaan lang talaga yung sa akin pagtatanong sa kanya. At pumayag naman siyang videohan. Yung nga lang yung video na yan ay maingay kasi masyadong mahangin. Wala pa kasi akong gadget na na pwede yung para mawala yung masyadong maubong yung hangin. So pagtiisan nyo na lang guys, at yun nga, pakiusap ko lang sa inyo mga kababayan ko dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kung sakaling nakita nyo ang mga kababayan natin na nagtitinda dyan, bilhan nyo na guys, huwag nyo nang tanungin, huwag nyo nang kumbaga, huwag nyo nang questionin kung bakit ginagawa nila yon. Kasi sa ginagawa nila at saka sa kanilang sakripisyo, mas may malalim na dahilan kung bakit ginawa nila yon. Yun nga, nalaman ko na talagang hindi na okay yung kumpanya nila. At hinihintay na lang nilang desisyon para makauwi sa Pilipinas. At dahil hindi naman basta-basta talaga dito na pag ayaw mo na paliparin ka na agad. Dito proseso, tiis lang talaga at pasensya lang talaga dito. Mahabang pasensya. So para makakain sila sa araw-araw, yun, dumiskarte nga siya, nagbibinta ng mani. Kaya pakiusap ko lang sa mga kababayan ko na nandito sa Jeddah, ayun nga, sana matulungan natin itong ating kababayan. At sa gustong magpaabot ng tulong doon sa ating kababayan, kahit kunting ako na mismo ang
pwede kayo mag-message dito at pwede niyo ring may paraan naman, may stasyon naman kung ano. Yun lang, ipakiusap ko lang naman. Pero darating din ang ano guys, kung makita ko siya uli, kakausapin natin kung ano talaga yung update ng kanyang sitwasyon sa kanyang kumpanya at ilan sila sa mga kababayan na nandoon sa sitwasyon na hindi na sila pinapasahod ng kumpanya. Kaya hoping na itong video na to ay makakarating sa inyo at mapanood nyo nga. At sana kunting tulong lang guys, bilhan nyo lang, magkano lang naman yun, 6 reals lang guys. Kahit hindi nyo na lang kunin yung ano, bibilhin nyo, bigay nyo lang kaya, kahit 10 lang, para makatulong naman tayo sa ating kababayan. Kaya maraming maraming salamat sa magpaabot, maraming maraming salamat sa mga nandito. At yun nga, panoorin natin guys, at kunting pag-uusap at kwentuhan na nga namin ginagawa. At pasensya na dahil sa video nito napakaingay. Kayo na po ang magpasensya sa aking ginagawa kasi hindi ko talaga alam kung paano paggawin para mas lalong maganda at maihatid ko sa inyo ang malinaw at magandang video. Kaya pagsisikapan ko guys, maraming maraming salamat at panoorin natin ang sabay-sabay. Tara guys. Nagasan ka sir. Ayang ating kababayan guys, sa atin. Ilocano po. Hindi, may perfume din ako. Wow. Summer ako, summer. Naga-summer pala siya, Bisaya. Waray. Bisaya ka, Waray. Waray. Ikaw nakasabot yung Bisaya. Oo. Nakasabot yung Bisaya. Nakasabot yung Bisaya. Kasi ako si Buano. Ah, si Buano. Oo. Waray din siya. Asa ka ng kumpad. Sa anong kumpad ka? Huwag mo nang sabihin. Huwag na lang. Hindi na lang daw siya. Ano, baka magyari. Pero matagal ka na din. Oo, 10 years na. 10 years. Ay, kumusta naman yung ano? Ano, di maganda na yung company. Sabi nga lang, 4 days na nga lang. 4 months na, kaya sideline na lang. Ha? Sideline na lang ng... Ah, sa kanya pala. Sideline na lang ng ano? Sideline na lang, sir. Nung money. Naka perfume. Ayos naman ang kita, sir. Okay naman ang kita. At least tuloy-tuloy. Oo. Oh. Kaysa... Kaysa namang tambay ka. Tambay ka lang sa... Kaysa namang... Malaysia. Guys, ang kanyang ginagawa nila. Marami sila dito, guys. May mga babae pa rin nagtitinda. Kasama siya ano. So bibilhan lang natin si kabayan kasi yun lang naman ang ating makaya sa ngayon. Kasi hindi pa naman tayo sumahod. So, bibili lang ako, guys, ng kanila. Dalawa lang ba 'yan? Hindi, marami pa. Marami pa. Panindo, guys, mga perfume. Anong pangalan mo, kuya? Kaya pangalan mo lang. Ha? Taga Samar pala siya, guys. Rowell. Si Rowell po. Ayan, si Rowell. Baka gusto niyo pong maka-ano dito sa balad, puntahan niyo na lang si Sir Rowell. Ayan. Bilhan niyo naman, guys, para naman kahit papaano. May pang ano siya. May pang allowance. Si Manny. Manny na lang, Manny. Parang yung sa Riyadh, di ba? Yung sa Riyadh, nagtitinda ng Manny. Ilang years din yun, no? Bilis maglakad yun. At saka madaldal yun. Sobrang daldal. Oo. Malayo pa lang. Marinig mo na yung boses. Ay, galing kayo Riyan. Oo, galing kami ng Riyan. Sa bata. Sa bata. Doon siya magtitinda. Tapos nagtitinda siya ng lugaw. Aras kaldo. Lalagay niya sa styro. Naka-packing na. Hindi ka dito basta-basta kasi may huli. Oo nga. Pag may huli, takbuhan na lang. Pag may ulan. Bawal talaga yan guys kasi pinagbawal. Pero ngayon siguro hindi na masyado kasi dahil nga sa nangyari, pandemic. So, hindi na masyado ano. Hindi naman ano, basta may ikama pa naman eh. Sinisita ka rin ba? Oo. Sinisita ka rin. Sinisita rin pala siya guys. Ang perfume niya guys, ano talaga, pure to di ba? Hindi, may oil, may halo. Oil base. Oh, oil base pala guys. Titingnan natin guys. Magkano to yung ganitong size? 20 lang. 20 guys, ang ganitong size. Maraming ano, Armani. Ah, yung Armani. May halo na yan guys, pero nakabili ako guys yung ginamit ko ngayon. Tumatagal siya. Tagal yan, tagal. Kaya pag dumaan kayo dito guys, bumisita kayo sa balat. Puntahan nyo to si Sir Ruel. Tsaka yung Manny. Pangalan ko dito, Manny na eh. Si Manny pala.
dito nagmamali para makatulong din tayo, guys. Sana nga mas gumanda pa yung ating ano dito, makakatulong tayo. Kabayan, mani kabayan. Ano siya? Ano daw? So paano, guys? Bibilan na natin. Ako, Jun Abrao, yung vlog ko. Kasi hindi pa na nagsisimula pa daw siya. Ayan, guys. June vlog.